sa inyong lahat mga lods, and welcome po again sa ating channel. And today guys, ginawa ko tong video na to para papakita ko lang sa inyo guys yung ginagawa kong madalas sa flip-flops na kung saan kumikita ako kahit hindi ako nakakapag-invite. Okay, so dito guys, papakita ko po yung mga lahat ng mga tricks na ginagawa ko palagi and yung mga araw-araw na routine ko dito sa flip-flops kung bakit kumikita pa rin ako dito kahit hindi nakakapag-invite. And ito guys, sobrang easy lang naman po, siguro parang as usual lang to. Pero kasi gusto ko lang ipakita sa inyo yung ginagawa ko dito sa flip-flops account ko kung bakit ako nakakapag-earn pa rin kahit hindi ako nakakapag-invite. Kasi bihira na lang guys yung gumagamit ng referral code ko sa dito sa video na to. So yan guys, as you can see, meron po siyang 170,000 views since in the last 5 months. And yan guys, konti na lang yung gumagamit ng referral code ko kasi sobrang dami na nga guys ng mga users ito si Clipclaps, and hindi na nila kailangan yung mga referral code kasi nga registered na sila. So dito guys, papakita ko na lang po sa inyo sa mga gusto dyan yung ginagawa kong tricks sa pag earn. Yung unang tricks natin guys, yung kahit yung bakit ako kumikita kahit kahit walang data or kahit offline yung cellphone ko. Pangalawa, yung mga games na madalas kong nilalaro and kung ano yung mga tips or mga tricks na ginagawa ko dun mismo sa mga games na yun, kung ano yung mga ginagawa ko, sasabihin ko sa inyo yung ginagawa ko para kahit papano may idea naman kayo and para makatulong din naman sa inyo kahit papano para makapag-earn kayo ng extra dollars dito sa flip-flops kasi ito is 100% paying pa rin po siya. And pero bago tayo magsimula guys pala, nais ko munang ipakita sa inyo to. So aminin po natin mga lods na karamihan sa atin is nag-spend most of the time sa pagbabrowse ng internet or sa pagsusurf ng internet. And syempre guys, hindi na po maiiwasan dyan yung mga dangerous or harmful na pwedeng ma-encounter ninyo habang nagbabrowse kayo ng internet, gaya ng mga hackers, malware, spyware. Pwede kayo matrack guys nang hindi nyo nalalaman. And syempre naman guys, kapag nakikiconnect tayo sa mga public wifis gaya ng mga school wifis or mga wifis sa iba't ibang public na places, syempre hindi na doon maiwasan minsan na may mga block ng website. So kakailanganin talaga natin dito ng solusyon. Ano? So for example, nag-research ka pero yung link na pupuntahan mo is blocked siya ng mismo public wifi na kung saan nakakonnect ka. So dito guys, introduce ko po sa inyo si XVPN. CXVPN mga kaibigan is available po siya on multi-platform service like iOS, Android, Mac, Windows, Chrome, Linux, and syempre Fire TV. So sumusupport po sila ng sobrang daming or almost lahat ng platform is na supported po nitong VPN na to. This VPN has gained a reliable reputation for its fast speed, privacy protect, personal anonymous. Nakagain rin po sila ng sobrang gandang reputation sa European and American markets. And meron din sila guys strong user growth dito mismo sa mga Southeast Asian countries and Middle Eastern countries. Nakapag-obtain po ito sa isang professional website na VPN Mentor as excellent service badge. Tsaka ito pa mga lods yung mga the best na feature nito. So unang-una is meron po silang 9 protocols to choose. Meron din po silang support na hanggang up to 5 devices, 5,000 plus servers around 50 plus global locations. And meron din po silang support kill switch and DNS leak test and IP checker. Set the fastest servers automatically for you. So hindi nyo na po kailangan makapamanual set ng mga kung anong fastest servers. Please run speed test immediately in XVPN to check the servers. And syempre meron silang strict user privacy policy. So kung naghahanap kayo guys ng mga ligtas na pwedeng makatulong sa inyo para mapanatili yung safety ninyo sa pagbabrowse ninyo ng internet, dito na kayo ay XVPN. So download nyo na guys, lalagay na ako ng link dyan sa description. Maniwala kayo magiging sulit po yung inyong browsing experience dito mismo gamit si XVPN. So maraming salamat sa XVPN sa pag-sponsor ng video na to, and let's proceed sa ating main video. Okay, so syempre kung wala ka pang Clipclaps dito guys, or kung wala pa kayong Clipclaps app, so mag-download na lang kayo guys, meron ito sa Play Store, so search nyo na lang po, Clipclaps. So dito guys, yung ginagawa ko dito madalas, ang ginagawa ko is kung bakit magkakaroon ako ng ganito karaming clap coins dito. Unang-una, kapag offline ako, yun yung ginagawa ko is nag-i-invest po ako dito sa rewards. So punta kayo dito sa more. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys, ano, hindi po ito farming trick tutorial. Kumbaga parang pinapakita ko lang sa inyo kung paano ako yung ginagawa ko kahit hindi ako nakakapag-invite is nakakapag-earn po ako.
So, ito guys, as you can see, meron po ako dito 150,225 coins and 1.50 USD po yung katumbas niyan. And dito guys, dito po ako palagi nag-i-invest. Dito sa, yan, dito, tap natin yan. So dito guys, kapag meron po ditong Alpha Fund na kung saan yung katumbas po niya, kapag nag-invest po kayo ng 300, after 24 hours, meron, magkakaroon po kayo ng 3,000. So ako sa inyo guys, kapag kabagon ko pa lang dito, yun yung pangunahing kailangan mong gawin dito para makapag-earn po kayo ng clip-claps, ano? I mean, ng clap coins, ano? Kasi guys, yung 3,000 na clap coins na makuha nyo dito, pwede nyo po yung paramihin guys dito or sa ibang sa mga games, ano. So mamaya papaliwanag ko kung ano yung ginagawa ko dun sa mga games or yung kung ano yung mga games na madalas kong laruin. So dito guys, sa ngayon dito sa section na to, yun yung inuna ko guys, yung blue, yung alpha na yung alpha fund. So ito kasi Vanguard fund. So after 24 hours may 550 yung 500 mo. And dito naman yung Silverstone fund 1,000 at magiging 1,600 po siya after 7 days. Dito naman 3,000 after 30 days magiging 9,000. So hindi ko siya recommended guys, ano, kasi yung recommended ko lang sa inyo yung Alpha Fund kasi mas maganda yung balik niya kasi 300 yung 300 clap coins mo is magiging 3,000 po siya. Okay? So once na for example after 24 hours nakuha mo na yung 3,000 na clap coins mo, yung ginagawa ko nun guys, pumupunta ako dito sa me and dito sa games. So yung madalas na nilalaro ko dito kapag meron na akong clap coins dito. So ito guys, ako naglalaro sa Clip Claps Aquarium and sa Coin Cut. So hindi po ako naglalaro dito sa Brainer Texas Hold'em. So siguro nasa inyo na lang kung maglalaro kayo, pero hindi ko po recommended yung dalawa na yan. So recommended ko po sa inyo guys, unang-una syempre ito si Aquarium and itong si Coin Cut. So itong nasa baba, nasa optional na lang po yan kung gusto nyo maglaro dyan. Pero ayan, recommended ko po ito sa Clip Claps. So panoorin mo kung bakit. So tap natin ito sa Clip Claps Aquarium. Okay, so wait lang natin siya. Ayan, so makita nyo po guys, sobrang dami ko pong fishes dito. Then tingnan natin dito sa fishes. So dito po makita nyo yung mga lahat ng mga na-unlock ninyong fish. Ayan. And dito guys, yung isda po na nakukuha ninyo from opening the box dun sa ano, sa mga raffles, may makukuha po kayo dun ng mga fishes. And dito sa gift po mapupunta yung lahat ng mga fish na na-earn ninyo galing sa pag-open ng mga iba't ibang klase ng chest. Ayan, so gaya niyan, gift fish. Lahat ng gift fish na yan guys, kaya po niyan lumaki into lahat ng mga iba't ibang klase ng isda. Pwede po mag-evolve yan. Okay, so dito po meron pa tayo ditong aquarium. Ito po tawag dyan is aquarium. So kailangan guys palagi nyong i-upgrade po yung bilang ng aquarium na yan para mas dumami po yung capacity ng mga isda na pwede nyong ilagay sa aquarium nyo. So tagay natin to. So yan guys, kala nyo yung itong gift fish na yan, pwede pong lumaki yan guys into pwede po nyo mag-evolve and kaya pong lumaki yung mismong presyo niyan kapag ibibenta nyo. So the more na mas maraming capacity yung aquarium nyo, mas malaki yung income nyo dito makuha na clap coins. So ako kasi yung first time na ginamit ko to, yun yung ginagawa ko dito. And sa tulong na rin guys ng mga referrals, syempre yung nakapag payout ako ng sobrang bilis. Pero maniwala ka kasi hindi guys, kahit wala kayong referrals dito, makakapag earn pa rin po kayo dito and makakapag withdraw po kayo eventually. Yun nga lang, hindi lang kasing bilis ng mga may mga gumagamit na referrals. So dito guys, ang gagawin nyo lang po palagi is lagi nyo pong i-check siya every 30 minutes yung mga isda ninyo. So for example, yung lahat ng mga isda ninyo is hindi pa sila evolved and lahat sila is maliliit pa, may possibility guys na yung kalahati or more than na kalahati nyan, mas lalaki pa yung presyo nyan kapag nag-evolve po sila. So para mag-evolve yan, palagi nyo pakainin guys. Yan, pakainin yung mga isda na yan. And then kung makita po natin dito, ayan, lumalaki po yung value nyan. And yung ginagasto ko ngayon is papiso-piso lang na clap coins. Pero yung balik nyan dito guys sa value, sa total value is mas grabe pa. Ayan. Ayan. So pag pinapakain nyo sila palagi, ganyan yung gumarating sa total value nyan.
hanggang sa sagad-sagaran na nga yung pag-evolve niya. And syempre, i-sell nyo na yan. And doon na makikita na mas maganda yung income dito kung hindi kayo masipag mag-invite or kapag walang gumagamit ng referral code ninyo. Ayan. So, ito yung mas recommended ko sa inyo guys na games kasi ito yung madalas na laruin ko. And another tip po guys na kailangan nyong isaulo dyan and kailangan nyong i-apply dito is syempre i-take advantage nyo po itong mga itong shop dito. So, tatap nyo lang yan guys ng ganyan. And then dito guys makita po natin yung expand aquarium, yung gift box upgrade na kung saan more fish food can load in gift box. So yung gift box na yun guys, yun po yung box ng mga fish food na kung saan minsan nagkakaroon siya ng mga free food para hindi na kayo gumastos ng mga papiso-pisong clap coins. And one more thing guys, yung pinaka-importante dito sa decorate aquarium shop is yung advanced fish shop. So ito guys, nagkakalaga lang siya ng 2,000 na pearls. And yung mga pearls na po yan guys, makukuha nyo po yan kapag ka nagle-level up or nag-evolve po yung bawat fish ninyo. Ayan. So dito, huwag nyo kalimutang bilhin to guys, yan lahat yan. So makakatulong po yan sa inyo para makapag-earn po kayo ng clap coins kahit hindi nakakapag-invite. And by that method guys, dadami po and mas bibilis po, pabilis po ng pabilis yung pag-earn ninyo ng clap coins dito. Okay, so and then guys, one more thing po, yung expand aquarium, lagi nyo pong i-check kung kaya nyo makapag-afford or kaya nyo namang bumili, bilhin nyo na agad guys kasi makakatulong po yan sa makadagdag ng capacity ng isda. And kasi nga, sabi ko kanina, mas maraming isda, mas malaking income ng clap coins. Okay, so yun lang ulit sa ngayon. Alam naman natin na kapag maraming clap coins, kaya namang exchange yun into dollars. Yan. So kapag marami tayong clap coins guys, kaya naman i-cash exchange yan into USD. And kapag masipag talaga tayo dito, talagang kikita po talaga tayo dito ng 500 pesos minimum. Okay, so yun lang ulit sa ngayon. Maraming salamat, I hope na nagustuhan tong video na to. So ito po is hindi po ito tutorial, parang sinishare ko lang sa inyo yung kung ano yung ginagawa ko ng routine, kung bakit nakakapag-ipon ako ng mas mabilis dito sa ClipClaps kahit wala nang gumagamit ng referral code or kapag wala talagang gumagamit ng referral code or matamad kayo mag-invite, ano, kagaya ko. Yeah, so yun lang ulit, maraming salamat and see you guys na lang po ulit sa ating next video.